dahil po nainggit ako sa mga nagsishare ng kanilang mga kwentong karanasan dito sa inyong channel, napagpasyahan ko rin po na magsulat ng isa mula sa aking tunay na karanasan. Gusto ko lamang pong ibahagi ang karanasan ko noong ako po ay nursing student. Third year pa lamang po ako noon nung ma-experience ko ito. First time ko pong mag-night shift duty sa isang ospital sa Dagupan City, Pangasinan. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Nag-tour po muna kami sa ospital para malaman po namin yung pasikot-sikot sa loob nito, lalo na po sa floor o kaya kung saan kami maa-assign na area. If I'm not mistaken, nasa second floor po kami naka-assign nung mga sandaling iyon. Meron pong parang terrace style yung floor na iyon, kung saan pagdungaw mo ay makikita nyo yung mismong loob ng chapel. As in, pagdungaw mo pa lamang doon, para ka na rin talagang nasa loob ng chapel. Hindi ko po talaga alam kung bakit iba ang pakiramdam ko kapag tumutungaw ako doon. After few days, bigla ko na lang naisip na dumungaw muli doon. Hindi ko rin po talaga alam kung ano ang pumasok sa isip ko kung bakit ko ginawa iyon. Wala naman pong tao sa chapel, pero alam nyo po ba yung feeling na parang merong tao na nandoon kahit alam mo naman sa sarili mong wala naman. Sa isip-isip ko nga po, baka mamaya ay may babaeng naglalakad sa aisle ng chapel at umupo siya sa bandang harap. Paulit-ulit ko nga pong nai-imagine iyon every time na mag-duty ako, at sa hindi malamang dahilan ay para talagang may magnet ang chapel na iyon. Hindi lang po iyon yung mga naiisip ko o nararamdaman. Sa parehong floor din po kasi, matatagpuan ang aming students room kung saan po kami nagkaklase, lalo na kapag wala pong mga pasyente. Pag nasa bandang pintuan po ako nakatingin, may nai-imagine po ako na parang batang naglalaro at tumatakbo papunta sa students room. Paulit-ulit din po yun na nagre-replay sa aking isipan. Hindi ko na lang po ikinikwento sa mga kaibigan at mga kaklase ko dahil alam ko matatakutin sila. Baka naman, yung iba ay pagtatawanan lang ako dahil tinatakot ko lang ang sarili ko. Kaya minabuti ko na lamang po na sarilinin ang lahat ng imagination o kaya naman yung mga naiisip ko sa lugar na iyon. Sa isang banda ay binaliwala ko na lamang, baka mamaya ay dala lamang ito ng pagod at ng puyat. Dahil nga pang night shift po kami noon. Makalipas nga po ang ilang linggo ng pagdu-duty ko doon, biglaan na lang po nagkwentuhan ng mga kasamahan ko sa duty. May isang classmate po akong nagsabi na may nagmumultong bata daw sa students room at palagi daw po siyang tumatakbo papunta roon. At yung isang staff naman ng ospital na iyon ay nagkwento rin sa amin na may babaeng multo daw po sa chapel at laging nakaluhod doon at nagdarasal. Laking hilakbot ko po noon dahil doon nakumpirma ko na hindi lang pala imagination yung mga nakikita ko, partikular yung babae sa chapel na palagi kong nadudungawan. Ganun na rin yung bata sa students room na nakikita kong patakbo-takbo lamang. Lahat pala ng ito ay totoo at hindi lamang likha ng aking malikot na isipan. Di ko nga lang po sila talaga nakikita pero parang nararamdaman ko po sila at pag nagpapakita sa isipan ko, nakatitiyak ako na talagang meron sa lugar. Pero pinili ko pa rin po na manahimik at hindi ko na lang po sinabi sa mga kasamahan ko ang tunay kong karanasan. Never at hindi ko na rin po inalam ang patungkol sa backstory ng babae at ng batang iyon. Ako po si Jim at isa po ako sa mga silent listeners ninyo mula nang madiskubre ko ang inyong channel, lalo na ang inyong podcast. Akin pong ibabahagi ang unang experience ko sa doppelganger. 12 years old pa lamang po ako noon at nangyari ito sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga kamag-anak ko po sa mother side ay tiga doon po kasi talaga. Sa pagkakaalala ko nga po ay nangyari ito bandang alas 5 ng hapon dahil papadilim na po ng mga ganong oras sa probinsya. Sa ganitong oras nga po dapat ay nakaligo na kaming magpipinsan dahil kung hindi, pagtitripan kami ng iba pa naming mga pinsan na nakatatanda sa amin.
Lagi kaming tatakuti ng mga iyon sapagkat nakakatakot po yung bahay na aming tinutuluyan. Ito po ay bahay ng aming lola. Pahaba po kasi yung first floor ng bahay namin. Una balkonahe pagpasok mo at dire-diretso ka na sa sala at susunod naman ito ay kusina at ang huli ay banyo. Naguunahan pa nga kami sa paggamit ng banyo para maligo. So nataon na po ako ang nauna sa pagligo nung time na iyon kung kaya tinignan ko muna kung meron pong tao sa banyo. Kumatok po ako noon. Pagkatok ko po ay wala namang sumagot kung kaya't binuksan ko na ang pinto. Ngunit bigla naman itong bumukas at bumungad sa akin ang kambal ko. Opo, meron po akong kakambal. Tinanong ko siya kung aakyat ba siya at magpupunta sa kwarto namin sapagkat ipapakisuyo ko sa kanya ang tuwalyang nakasampay doon. Takot na rin kasi ako umakyat mag-isa lalo kapag dumidilim na sa bahay ng lola. Sinusundan ko pa nga siya noon pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit akong nagtanong sa kanya kung aakyat ba siya, ngunit sa ika-apat na pagkakataon ay wala po akong na-receive na sagot. Hanggang sa makaakyat kami sa second floor papunta sa kwarto namin. Sinundan ko na lamang po siya hanggang makapasok siya sa kwarto namin at bigla po niyang sinara yung pinto ng kwarto. Katok tuloy ako ng katok pero wala pong sumasagot. Nakailang beses na po ako ng katok hanggang sa pinalaksan ko na dahil parang nang aasar yung kakambal ko. At isa pa, nakakaloko kasi dahil inilak pa niya. Dahil doon ay bumaba akong muli at pagkatapos ay kinuha ang mga susi na nakasabit malapit sa ref sa kusina. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto namin at dito nga ay laking hilakbot ko nang makitang walang katao-tao sa loob ng kwarto namin. Kinuha ko pa rin ang tuwalyang nakasabit sa sampayan sa loob ng kwarto pero sa pagkakataong iyon ay tumakbo na ako ng pagkabilis-bilis pababa ng bahay hanggang sa nakasalubungan ko yung kambal ko kasama yung iba ko pang pinsan at pawis na pawis sila. Tinanong tuloy ako kung ano nangyayari sa akin at ang sabi ko pa nga, ngayon lang ba kayo dumating? Sagot naman niya, obvious ba? Oo kaya, nagpunta kami doon, nagbasketball kami nitong mga pinsan natin. Pangasinan. February 2011 nang mangyari ito sa isang lodging house sa Pangasinan. May field trip kasi kami noon at hindi ko na rin po imemention kung saan ang mismong lugar at ang pangalan ng lodging house na iyon. Pagkatapos naming puntahan ng mga destinasyon sa Pangasinan ay nagpunta na kami sa lodging house at dito nga nangyari ang masasabi namin na exciting pero nakakatakot na karanasan. Nung pababa na kami, nakita na namin ang tutuluyan namin for a night. Ang unang umagaw ng atensyon namin ay yung mataas na antique and spooky na bahay. Yung itsura niya ay parang ganito sa mga classic na palabas sa mga horror films ng Pilipinas. Tapos yung parang squatter na puro double deck, tapos wala pang foam at yung bagong gawang building na mataas na parang 5-star hotel. Akala namin ay doon kami lahat matutulog. Yun pala ay hiwa-hiwalay. Meron doon sa spooky na house, meron doon sa parang squatter at meron din sa 5-star hotel. Yung mga babae ay doon sa hotel. Yung mga higher years ay doon sa parang squatter at kami mga second year at first year naman ay doon napunta sa spooky house. No choice talaga kami kaysa matulog naman kami sa labas. Kaya umuo na lamang kami at nagpakalalaki kami at pagkatapos ay sumugod na sa loob. Nung pumasok na kami, mapapamura ka na lamang talaga at magtataka kung bakit ganun. Yung nakita namin kasi na estatwa ni Virgin Mary ay bakit walang kamay, wala ding ulo at parang wala din nga siyang paa. Tapos yung hagdan pataas na spiral staircase, pagkaakyat na pagkaakyat mo ay bubungad sa iyo ang isang malaking picture ng lalaki. Ang sabi kasi sa amin noon, kapag may mga malalaking litrato o kaya mga portrait,
ng mga tao na nasa mismong loob ng bahay o kaya naman ay nakasabit sa wall kung saan man. Ibig sabihin, ito ay yung mga nagmamay-ari ng bahay. Kaya lang, kapag tinititigan ko yung picture ng lalaki na iyon, parang kahit sa ang anggulo mo tignan, parang kang tinititigan. Parang sumusunod yung mga mata niya sa kung saan kang direksyon na pumupunta. Isinantabi ko na muna iyon hanggang sa nakaabot na kami sa aming tutuluyang room. Sakto naman yung laki noon para sa aming pitong magkakaklase. Nung nagsettle down na kami doon at naiayos na namin lahat, lumabas muna kami muli dahil may meeting. Yung isa nga naming kasama ay nakalimutan namin sa room kaya binalikan namin siya at pinaalalahanan na merong meeting. Habang naghihintay kami sa labas, namataan na lamang namin siya na tumatakbo ng mabilis papunta sa direksyon namin. Dahil doon ay tinanong namin kung anong nangyayari sa kanya at bakit parang nababating na siya. Nag-explain naman siya at ang sabi niya ay nagsusuklay daw siya ng buhok nang bigla na lamang daw gumalaw ang pinto. Tinignan daw niya ng mabuti habang nag-i-slow motion pa nga ang pagsasara ng pinto at bigla na lamang daw itong padabog na nagsara. Nagulat ang barkada ko doon. Sinubukan daw niyang buksan pero ayaw na itong mabuksan kasi para nga daw may humihila sa kabila. Sa sobrang takot niya ay sumigaw na lamang siya ng tulong at pagkatapos ay bigla na lamang niyang nabuksan ang pinto. Tumingin siya agad sa palibot kung may tao nga ba na nagtitrip sa kanya pero wala eh. Kahit nasabihin mang merong tao doon, makikita't makikita mo naman paglabas mo ng kwarto sapagkat mahaba ang hallway na nasa harapan mo. Sa left side nga, pader na at dead end na. Ganon din sa right side nun. So tumakbo siya sa takot papunta palabas. Hindi talaga ako naniwala noong una kasi ayaw kong isipin na merong something talaga sa lugar. Kaya pinilit ko talaga ang sarili ko na mag-cool down at parang nag-a-acting like a pro na hindi ko naririnig ang kanilang pinag-uusapan. After nga ng meeting, dinner na ang sumunod. At dire-diretso na ng konting pahinga at iba-ibang activities. Bumalik na rin kami sa aming mga rooms matapos noon sapagkat nakakapagod din pala. Nag-explain muli yung kaklase ko sa kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. So I called a vote about kung sino ang papayag na mag-ghost hunting kami. Lahat naman ay agree. So around 10 PM na iyon, nag-ipon-ipon kami at pinatay na yung mga ilaw. Hinintay pa nga namin ng ilang minuto at ayun na nga, dahan-dahang bumubukas ang pinto ng aming kwarto. Kapansin-pansin nga rin yung marahan ng pag-ikot ng doorknob. Pagkabukas nga ng pinto, agad na sumambulat ang liwanag na nanggagaling sa labas. Nagbulungan pa nga kami ng aking mga kaklase. Sinabi ko na positive, tao yun ang titrip sa amin. Kaya dahil doon ay nagtawanan pa nga kami. Sa pagkakaalala ko, 6 times na nangyari yung pagbubukas-sara ng pinto. Until I gathered all my guts at hinintay ko ang perfect timing kung kailan muli magbubukas ang pinto. Nang makita ko na parang marahan na umiikot na naman ang doorknob para buksan, agad kong hinatak at binuksan ang pinto pero wala po palang katao-tao sa labas. Nagtaka ako kung paano nangyari yun. Nang tumingin nga ako sa mga kasama ko, nakatulala lamang sila na parang may nakitang multo. Mga balahibo ko sa lahat ng katawan ko nung time na iyon na nagsitayuan na dahil alam mo na parang merong nasa likod mo. Yung feeling na ang bigat-bigat tapos tumitingin sa akin sa likod. Naglakas ako ng loob para lingunin kung ano man ang nasa likuran ko pero walang tao. Hanggang sa sinabi na naman ng kaklase ko, "Pre, yung doorknob gumagalaw." At pagtingin ko, totoo na meron po akong nakitang putol na kamay at duguan pa ito. Hindi ko nakita kung sino o anong nilalang ang may-ari noon. Basta ang pinakahuling ginawa namin ay nagsitakbuhan na papalayo sa aming kwarto.
nagulat pa nga yung ilan sa aming mga kasama sa kabilang room at nagtataka kung bakit kami nagkumpulan sa kanilang lugar. Hindi namin talaga kinaya. Sa labas kami ng hotel tumambay hanggang sa mag-umaga. Nagkwentuhan kami ng guard doon at siya nga ay nag-share ng kanyang karanasan. Ayon sa kanya, may tao nga daw na pinatay doon tapos itinago sa iba't ibang room ang mga bahagi ng katawan ng biktima. Naiwan kami nakatulala at nakaawang ang bunganga dahil sa sinabing iyon ni guard. Hindi ko nga po alam kung hanggang sa ngayon ay nakatirik pa rin ang lodging house na iyon o kung meron mang bagong establishmentong nakatayo dito, sana ay hindi na naulit ang nangyari sa amin noong gabing iyon. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.